maganda sa kanyang hili. Naalala si Eva, di ba? Binantok siya, makita niya yung prutas, ang ganda-ganda sa paligid ng prutas. So yun, so meron siyang bait. Ang problema doon, may bigyan ka ng desire, kaya lang hindi mo nakikita yung deception. Yung deception, may hook sa loob. Yun ang yam, yung magaling siya. Magaling siya ng deceive. Kumbaga, mayroong bait, pero hindi mo alam pag kinagat mo, huli ka. Di ba kasi nandun may hook eh. Iaangat na yun ng namimigwit, and then huli may gusta. So pag nahuli ka na, yun na. So meron yung tinatawag na desire, deception, disobedience, and then death. No? Kumbaga, una bibigyan ka ng desire. Pagkatapos noon, madidisip ka na, gagawin mo na yun, at pag ginawa mo na, yun na, kasalan mo. So yun ang nakakatawa. In overcoming our sinful lust, we need God's help from the start to the last. Okay, then number three, trust God, submit to Him. Sabi nito sa Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. So ito naman yung submit to Him, ano? Ibig sabihin, trust God. Ibig sabihin, sa ating pakikipaglaban, dito sa layaw ng laban, kailangan natin si God. Kaya sabi God, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Pag ang isang tao ay kontrolado ng banal na Espiritu, nakatalaga ang kanyang buhay sa Diyos, yung banal na Espiritu ang mamuna. May naalala nyo, sa Ephesians chapter 5, diba, sabi rin, be filled with the Spirit. Ibig sabihin lang noon, para mapuno tayo ng banal na Espiritu, ibigay lang natin yung ating buhay ni God. I-surrender lang natin. Basta nakalaga, meron tayong desire na lumakad sa kanyang righteousness. Meron tayong desire na lumakad sa kanyang holiness. Yun lang naman ang mahalaga. Then pag meron ka desire, Lord, gusto ko lumakad sa kabanahan mo. Tulungan mo ko. Kontrolin mo ko. Pangunahan mo ko. Kaya may sinasabing, be filled with the Spirit, di ba? Ginamit natin eh. Huwag kayong malasing. Kumbaga, parang yung ginamit yung alak. Di ba, isang tao, puno ng alak, kontrolado ng alak. Ang isang tao, kumbaga, pag puno ka ng alak, sigurado, may mga gagawin ka na hindi mo nakontrolado. May mga gagawin ka na hindi mo gusto. Kasi pinakamunahan ka ng alak. Parang ganito lang yan. Okay, meron ng isang alimango. Itong alimango ito ay naglalakad. Kadiretso. Kadiretso. Eh, nakita siya ng isang babae. Sabi ng babae, nakita lalaking alimango, naglalakad kadiretso. Eh, di ba ang alimango, hindi naglalakad na naman yan. Kadiretso, patagilid yan. Ang normal na lakad yan, tagilid. Ang tao, diretso, pwede pa tagilid. So sabi ng babae, alimango, grabe ha? Kakaiba to ha? Alimango, diretso maglakad. Wala ka nakitang ganito. So sabi niya, pag niligawan ako, sasagutin ko ito. Halimbawa lang ito, hindi mo nag-uusap yun. So sabi niya, pag niligawan ako, sasagutin ko ito. So niligawan siya. Sabi niya, okay. Kakaroon ako ng lahi na halimbawa, ng lakad ganito. Sabi niya, okay. Sasama sila. Marami sa mga, kaya umagahan. Nagulat yung babae, wala niya lalaki. Sabi niya, nasa kayo sama ko? Nakakaiba maglakad, ganito maglakad. Sabi niya, nasa siya. Nung makita niya, itong kanyang asawa, nung galing pala sa malayo, naglalakad, patagilid na. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Kagabi kaya kita sinagot, kaya ako sumama sa'yo, dahil kakaiba ka, lumalakad ka ng diretso, tapos bakit may lakad mo na patagilid? Sabi nung lalaki, alam mo kasi kagabi, lasing ako. Kaya lalakad ko diretso, dapat di ba ang normal patagilid? Kaya ro pala siya ganun, kasi lasing. Actually, ganito naman ang tao, di ba? Pag lasing ka ng alak, kumpula ka pa ng alak. Pero pag ikaw ay puno ng Espiritu Santo, kontrolado ka ng banal na Espiritu. It's a verse pa. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. No? Ibig sabihin, hayaan mo na si Kristo ang humawak, kumontrol sa iyo, manuna sa iyo, maghari sa iyo, at sigurado, yung layang ng laman, mapagtatagol ba yan? Isang vocation, temptation is everywhere, but so is God. Ang tukso nasa lahat ng lugar. Ito yun. Wala ka naman magtataguan ng tukso. Sabi ng iba, hindi punta ka ng kuweba, hindi punta ka ng bundok, punta ka ng isang lugar na talaga walang tao. Tandaan natin, kahit sa saan lugar may tukso. Sabi nga nila, sabi ng isang quotation dati sa Tagalog, kapag ikaw ay may ginagawa, tinutukso ka ng isang demonyo. Pag wala kang ginagawa, tinutukso ka ng isang tipong demonyo. Naniniwala ba kayo? Kasi pag may ginagawa ka, busy ka, pwede kang tukso sa'yo, related lang sa ginagawa mo. Pero pag wala kang ginagawa, ang isip mo, kung saan ang pumunta. Kaya mas maraming temptation. Kaya sabi nga, temptation is everywhere,
But so is God. Ang tukso ay nasa lahat ng lugar, pero magandang balita, si God din naman nasa lahat ng lugar. At willing siya na tulungan tayo sa mga kahinaan na ating tinatanggal. Ulitin ko po yung quotation. In overcoming our sinful lust, we need God's help from the start to the last. Para magtagumpayan ang layang naman, kailangan natin ang tulong ng Diyos simula sa simula hanggang sa matapos. Si God ang nagsimula ng pagbabago ng ating buhay. Huwag natin ipagpatuloy. Hayaan natin si God ang magpatuloy ng pagbabago ng ating buhay. Ang tukso ay mahirap pagtagumpayan sa sariling paraan, sa sariling lakas, sa sariling kagustuhan. Mahirap pagtagumpayan yan. Kailangan natin si God na tutulong sa atin sa panahon ng tukso. Manalangin ko tayo sa galing. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagkat may kwento sa Bible ng isang tao na nangalang Joseph. Si Joseph na tinukso ng asawa ni Potiphar. Salamat, Panginoon, sa pagkat nagpakita ito sa amin kung paano magtatagumpay laban sa tukso. Dahil sa kanyang takot sa iyo, siya ay nagtagumpay laban sa tukso na kanyang kinaharap. Lord, tulungan mo kami. Kinikilala mo namin sa aming sarili na hindi namin kaya pagtagumpayan ng aming kahinaan. Hindi namin kaya pagtagumpayan ng layaw ng laban. Samahan mo lang po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos. Patuloyin mo ang aming buhay. Maghari ka sa aming Panginoon Jesus. Lord, gusto namin mabuhay sa kapangalan. Gusto namin mabuhay sa katuwiran. Tulungan mo kami na makapabuhay sa pamumuno at pagkontrol ng banal na Espiritu sa aming pagkatao. Hawakan mo kami. Kontrolin mo kami. Tulungan mo kami lumakad, Panginoon, ayon sa kalooban mo, ayon sa kagustuhan mo ninyo. Aming Ama, pagpalain ang bawat isa na narito. Kayo ang patuloy na tumugon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ano man ang pangangailangan nito, Panginoon, ipakita mo sa kanila kabutihan, ang katapatan, ang pamamahal ng kapangyarihan mo ninyo. Salamat, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, God bless you. Thank you.